What's up guys? Nandito tayo ngayon sa Orion at ngayon ay magpapakabit tayo ng ating bagong pipe. Sari-sari yan mula sa maliliit hanggang sa mga malalaki, papunta sa mga cruiser, pati scooter, pasok na pasok din yan. Ang ipapakabit natin ngayon ay yung pinaka-amazing yun. Yan yung ara na shorty nila. Medyo katulad siya ni Austin Racing pagdating sa ikse tsaka sa kapal nung mismong muffler. Bali bukod doon, ipapakabit natin ay yung mid-link na 61mm dahil ang pinakuha din nating ara sa kanila ay yung 61mm para pa consistent yung laki niya parehas, tapos medyo malaki yung tunog. Yun. Bali sa ngayon nakasalang na yung bike natin. Eto, bali ayun oh. Ito ang ating bike, nakaalis na yung kanyang headers. Ayun, nakatanggal, wala na nakakabit. Pinuputulan ngayon para alisin yung current na mid-link niya kasi naka-weld yun. Ang ipapalit natin is yung disuksok para removable pa din siya. Ayun, may nauna sa ating bike. Harley ata, Boxer engine. Lupit to, anong bike to? BMW 1800cc. Lupit. Yun, bali ginagawa na yung mid-link natin tsaka pipe. Balikan ko kayo pagkatapos magawa. Yun, let's go. So, ayun guys, tapos na yung pipe natin. Naka-araw. Tawag check. Grabe, bombo. Game. Intro. Record ba yun? Wala, sumuko na ang ating guys, ito na yung bagong pipe natin mula kay Orion. Yun. Ano siya, diba? Shorty na 61mm. Ito yung mismong canister niya. And then, ito yung mid-link na pinagawa natin. Which is, yun nga, pinablock din natin. Same dito sa canister. And then, ito yung mid-link niya. Tapos, ito yung stainless steel na kasama dito sa pinagawa natin. Ano siya, dito siya nakakalagay sa dating pwesto nung catalytic. Yun. Bali, pinakustomize natin yan para nakatatlong part siya na removable. Itong tip, which is naalis yan, ano lang siya, sinusok-sok. Bali, pwede alisin yan, meron lang siyang spring dito sa likod. Tignan natin. Ayun, ito. Itong spring niya, yung nagawak sa kanya. And then, yung second part is yung ito mismong mid-link, naalis din yan, which is nakasok-sok naman dito sa kabitan no dating catalytic. Nakaspring din yan, same din dito. Yun.
Makita natin ah, baklasin ko. Ayun, so natanggal na natin yung spring niya sa likod. Bali, ano lang siya, nasusuksok lang na ganyan. And then natatanggal din ng ganun. Same din to. Nang hirap lang tanggalin eh kasi may spring. Pero same din yung concept dito. Naalis din to kung paano na tatanggal tong canister. Ayan, removable. Pwede tayong magkabit dyan ng iba pang slip-on natin. Ayan. Bukod sa pinablock natin tong tip tsaka yung canister, pati yung mid-pipe pinablock din natin. And then, customize din na request natin itong removable parts niya. No, walang additional charge yan. Bukod dito sa paint, syempre ito may dagdag to. Nag-add tayo dyan ng 1K para maipablock natin yung buong mid-link. Ngayon, depende naman yan sa mid-link nyo kung gaano kalaki. Actually, pwede nyo nga guys, pati yung headers nyo, pwede nyo ipablock sa kanila. 3K ang sinabing ang kinote sa akin na price kumpara sa inline 4 cylinder. So, depende sa kung ilang cylinder yung magiging quote nila sa price nyo. Pwede rin kayo maglagay na sarili nyong logo. May nakita na tayo dating post. Hindi ko lang mahanap kung saan. Pero naglagay siya ng sarili niyang logo. Ngayon sa mga kapwa motovloggers natin dyan, pwede kayong magpakabit ng sarili nyo. Pwede kayong magpa-laser engrave. Tapos ang maganda pa dyan guys, pag ceramic paint nila, is cured yan. Hindi yan yung basta ini-spray lang ng isang coat. Kinu-cure talaga nila yan at binibake. Meaning, talagang tatagal yung quality niyan guys. Matagal yung pagka-block niyan. Hindi yan yung mga kupas basta-basta. Actually, meron tayo dito nga na pina-block din na dating pipe sa ating previous bike which is yung sa CBR. Pakita ka. Ayun, ito. Ang ating lumang dual pipe mula sa ating CBR650R. Kita nyo naman guys, ito normally yung ara nila na ganyan kahaba. Ito yung shorty. Mula rito. Hanggang dyan, compared natin dito sa normal ara nila. Ayan, maliit. Mas mahaba talaga itong normal nilang ara. Ito yung normal design nila. Which is, yung tip lang. Yung naka-stainless na silver. Ayan yun, makikita nyo yung difference. Tsaka yung logo. Ang gusto ko ipakita natin dito guys, yung pagka-block nya. Ayan. Lagpas 1 year na to pero kita nyo naman medyo madumi lang siya pero walang kupas yung black niya, pati yung logo niya ganun pa rin, hindi siya basta-basta nagbabakba kasi dahil dun nga kinu-cure nila yan. Parang ano yan eh, mahabang process ng pag coat na specialized talaga para sa mga exhaust para hindi siya madaling matanggal kahit mainit. Iyon guys, ayan o. Hindi na yung sponsor guys ng Orion, no? Pero Sir JP, baka naman. Joke lang.